Mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw gagawin natin ay CRT TV ulit tayo. JVC. Pakita ko yung trouble niya mga bro. Trouble niya mga bro, meron siyang may time na magpa-power on naman siya. May time na ayaw talaga. Pero makikita niyo yung indicator niya puputla, ibig sabihin nag-oscillate. Tapos ayun, lalabas yung kulay blue. Kulay blue na parang nanginginig yung display, di ba? Yan, kitang-kita yung sira niya, di ba? Tapos nag-off siya. Namatay. Ibig sabihin nag-protect. Ayan, continuous blinking siya. So, nag-protect siya. So, bago natin i-repair mga bro, shoutout muna tayo. Marami-rami na yung papa-shoutout na ipon na. Shoutout kay Anthony Garcia, kay Urgent Electronics ni ano yan, ni Erwin Jimenez. Shoutout din kay Ronel Ugalino ng Pasig City, kay Dave Electronics Repair, kay Robby Naranja, kay Edwin Tech ng Montalban Rizal, kay Mario Morelos, kay Jojo Tech, kay Lokban Electronics, kay Basic Bob, kay RN New Tech, at saka kay Junjun Luceriano. Yan mga bro, so buksan na natin to mga bro. Nakita nyo na kung ano yung trouble niya kanina, di ba? Buksan na natin mga bro. So ayan na mga bro yung kanyang board. Nakita nyo naman, no? Napakarami. Ibig sabihin na palatandaan niya na hindi pa siya na-repair. So ako pa lang yung magre-repair nito. Ganyan katiba yung mga JVC. Wala lang, ayaw lumuwas ng board. So, bali, una natin gagawin mga bro. Gagawin ng board. So, nakita naman natin kanina, nagpa-power siya tapos mag-co-op. Kaya gagawin muna natin mga bro, hinangin muna natin yung mga ganitong klaseng TV mga bro. Pagka matagal na sila, naglulos talaga yan. Tapos mapapansin nyo tong 5 pin na regulator na to, yan yung madalas na mag-loose. Pero syempre hinangin na rin natin yung jungle tsaka yung iba pang parts nya, secondary tsaka primary. Tapos tsaka natin i-trouble yung kulay blue kanina na nanginginig. So, hinahin ko muna mga bro. Tapos, bali yung kulay blue na nakikita nyo kanina, common na problema ng mga JVC na ganito, yung hindi flat yung picture tube nila. Yan ang pinaka-common na problem nila. So, madali lang siya. Kung hindi ka pa nakasagupa no, naka-encounter, mahirapan ka talaga. Pero sa mga matagal ng technician, alam na nila yung kung ano yung sira nun mga bro. So try ko munang hinangin, baka sakaling hindi na siya mag-protect. So, ayan mga bro, matapos ko siyang hinangin. Ayan. Tapos dito ko siya karaming hinangin sa jungle. Ayan. Nagpo-protect pa rin. Ayan, nag-protect siya. Naka-power on yan. Tapos, tingnan yung indicator light. Continuous blinking pa rin. Tapos mga bro, yung screen niya, yung picture. Yun nga, yung may blue. Na parang malikot na blue. Nagpi-flicker, di mo makita yung OSD. So, baka kaya siya nagpo-protect dahil dun sa trouble na yun mga bro. So, baka yung capacitor na
pinagmumulan nun eh dry na talaga siya. So kapag ganun mga bro, yung may blue siya na yung nag yung malikot, hindi ko alam may explain ang tawag doon eh. Parang nagjitter. So ang papalitan yung capacitor yung sa itong regulator to eh. In out 7809. So meron yung capacitor in tsaka out. Mas maganda palitan niyo pareho. Ang value niyan eh parehong 16 volts to 20 microfarad. Ayun yung isa. Yan tutukan ko. C547 at saka yung C546 sa in. Bali, para sigurado mga bro, papakita ko. Check natin sa ESR. So yung ESR ko yan, napagtripan nung anak ko. Binalatan yung sticker, binalatan. Kaya nagkaganyan. Bali, titest natin yung 220.09. Check muna natin. Ano nga raw? Check ko yung 220.16. Yun, open na siya. Yung sa out naman. Ayun, okay pa naman yung sa out. Diba? So, ito lang papalitan muna natin. Yung sa in. So, ayan mga bro. Bali, bunutin ko muna. Tapos, palitan ko. Tapos, testing natin kung hindi na siya magpo-protect. Kung magiging normal na yung ating display. So inuna ko muna siyang hinihingi ng kanina kasi hindi pa to na repair mga bro. So marami siyang yung tinatawag nilang kawang kaya ganun. Hinihinan ko muna para sigurado. Misa kasi dyan nagmumula yung back job. So, pinagalitan mo yung nakita mong sira, hindi mo hininan. Magkakaroon uli ng iba pang sira. So, yan mga bro, matas kong palitan. Testing natin kung hindi na magpuprotect. So ayan mga bro, napalitan ko na yung 16 to 20 kanina. Yung pinalit ko yung 25 to 20. So kung filter siya mga bro, pwede naman siyang palitan ng mas mataas na voltage. Pwede rin mas mataas na microfarad, 330 ganyan, 470, pwede. So testing na natin mga bro. Ayan, makita natin sa salamin yung screen ng ating TV. Ginagawa. Yan, okay na siya mga bro. Bali, yung nakikita yung nag-flicker na yan. Yung nagpa-pump. Ano lang yan, reaction lang yan ng camera. Tayo natin tutukan dito. So, nag-flicker din pala. Yan o, oh, kita nyo yung yan, pag lumabas yung raster. Sa actual, hindi siya nagpiplicker mga bro. Hindi siya nagpapump. Bali, reaction lang ng camera. Bali, yung kaninang guhit-guhit na blue, nawala na. So, may sira pa to.
Meron siyang retrace sa bandang itaas. So, naituro ko na kung ano papalitan natin, mga bro. Bali, pagka-retrace sa itaas, yung capacitor na nasa vertical, yan yung sa may rectifier diode. Bali, 100 microfarad ang pinaka-common na value niyang capacitor na yan, mga bro. So, palitan ko muna, mga bro, tapos pwede na natin i-testing. Pati pala yung kuwan niya, yung posistor, palitan na rin natin kasi meron siyang mancha. Diba? So, ayan, mga bro, bali, pwede natin siyang testingin. Bali, ang napalitan ko, yung 16 volts to 20 dun sa in ng 7809, tsaka yung 35100 sa vertical, yung meron siyang guhit-guhit sa itaas, mga ganyang kakapal. Tapos mga bro, bali yung jungle system tsaka yung mga nakikita ko na may kawang na, hininang ko lahat, mga bro, para iwas tayo sa back job. Alam niyo na may mga customer kahit na hindi naman yung dating sira yung nangyari uli sa TV niya, eh, isisisi pa rin sa atin dahil kakagawa lang, di ba? So, mas maganda, hinangin na natin yung mga nakikita natin mahina na yung hinang. So, pwede natin testingan, mga bro, kung magpo-protect pa siya. Yan yung nakikita yung bumababa. Sa ano lang yan, yung reaction lang ng camera yan. Dahil matingkad pa kasi yung kanyang picture tube. So, gagawin natin, gamit tayo ng for the box. Yan mga bro, kitang-kita niya naman, di ba? Okay na yung display niya. At pag katanggalin ko, yan yung reaction ng camera, di ba? Ayun, may bumababang guhit ulit. Pero pag yan. So, yun lang, mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood, mga bro. Bali, yung ni-repair natin ngayon, isa yun sa common trouble ng mga JBC CRT TV. Maraming salamat, mga bro.